May merchandiser ba sa public market or yung pamilihang bayan? Paano ang kanilang nagiging daily routine sa araw-araw? At ano-ano pa ang additional na kanilang nagiging trabaho? Pag-usapan po natin yan. Merchandiser. Sila po ay hindi lamang makikita sa supermarket, groceries, or convenience store. Sila din po ay matatagpuan sa mga public market or yung pamilihan ng bawat bayan. Sa mga hindi po nakakaalam, no, ako po ay naging coordinator before ng Tridharma Marketing. At ang handle ko po ay public market. Kumawak din po ako ng mga merchandiser dyan. Now, i-share ko sa inyo paano ba ang nagiging routine ng mga merchandiser sa palengke. Disclaimer lamang po, no, nakadepende na po sa bawat company kung paano ang kanilang nagiging execution sa pagdi-display at nagiging pasok sa public market. Mga ka-dicer, ang nagiging schedule po ng aking mga merchandisers sa public market ay alas 6 ng umaga o hanggat maaari alas 5. Sapagkat ikaw po ay magiging ahente din po dyan. Bakit po? Ang mga hinahawakan po ng mga public market merchandiser ay yung mga market stall. Alam naman natin, sa palengke, yung mga tindahan na maliliit, na dikit-dikit, at nakadepende na po sa distributor nyo o sa company nyo kung ilang market stall ang kinocovered. Pagpasok mo po ng umaga, iikutin po ng mga dicer po lahat yan at kukunin yung mga order ng mga market stall. Sapagkat ang order po na yan ay hindi naman po kahon-kahon. Minimum na po dyan ang 1 dozen, 2 dozen, 5 dozen, mga dose-dosena at pira-piraso. No? Yan po ang kalimitang ordering sa mga market stall. Meron din namang iba na naka-advance booking, binooking ng ahente, yung mga malalaki na market stall at yung malalakas na umorder. Yan po ay naka-prepare na. Now, after mong makuha at maikot lahat ng market stall na handle mo, ikaw po ay pupunta na doon sa truck at isa-isa nyo na po yung isesegregate base sa in-order ng mga market stall. Then after that, yan naman po ay i-deliver nyo na kasama yung delivery man ng truck at ikaw. Pagka-deliver mo, sabay display na din po mga ka-dicer. Paano ba dini-display ang aming mga produkto noon? Since kape po yan, number 1 na po dyan ang hanger display. Mga kape, meron po yan silang mga complete na merchandising tools at materials. No? Posters, hangers, tacker, tagger, pentel pen, shelf talker, lahat po yan. Kompleto po ang mga merchandiser po noon. Yan po ang kanilang nagiging daily routine. Now mga ka-dicer, paano ang kanilang nagiging pasok? Dapat makabuo ka lamang ng isang buong 8 oras, no? Sa bawat market stall po, hindi mo naman kailangan magtagal dyan, no? Pagka-deliver, display, and then konting kwento sa may-ari, and then yon, lipat na sa kabilang stall. Hanggang sa matapos mo ang lahat ng stall na kinocovered ng inyong distributor. Ganun lamang po kasimple, no? Napakasarap po maging merchandiser ng public market sapagkat dyan po ay free time. Marami kang magiging kaibigan ng sari-sari at makakakwentuhan na tao. At kailangan mo din dyan ng rapport sapagkat may mga ilan-ilan or limited na mga may-ari ng market stall na medyo may kasungitan. Nandyan yung tipong sasabihin sa'yo na huwag ka na dito sa loob, masikip, kami na ang bahala mag-display ng product mo. Isa po yan sa challenges kung paano mo mamonitor yung product mo at paano mo maaayos. Okay? So, ganun lamang po, kasimple. Dahil dyan, sinashoutout ko lahat ng mga public market merchandiser. Kaya kung tapos na ang duty mo at wala pa sa final out mo, tambay-tambay ka lang muna dyan sa loob ng palengke. Diba? Siguro naman, hindi bababa ang coverage mo na market stall dyan sa 20 or 30 market stall sa isang buong palengke. No? So yun, naishare ko lang sa inyo yan mga ka-dicer sa mga baguhan dyan at lalong-lalo na sa mga hindi nakakaalam na meron din pong merchandiser. At syempre, kapag ka po ikay papasok dyan, may mga ilan din po na naghahanap ng mga ID, syempre, para makilala ka kung sino ka. At syempre, akibat din yan yung letter, no? Pero namang ID lang, o kaya basta't naka-uniform ka ng
product na hinahandle mo or dinadala mo, okay na yon. Pero may iba talaga na market stall na medyo mahigpit. Oh. Saan ka? Tatanungin ka, di ba? Dapat may dala ka din ng mga ganung bagay, no? Diyan po sa public market, hindi mo na kailangan diyang mag-requirements katulad ng mga sa supermarket na medical, stool, urine, x-ray, mayor's permit, na sanda makmak na napakadami, di ba? So ayan, kaya isa yan sa masasabi ko na napakasarap na mapuntahan ng isang merchandiser, yung public market. Okay? So yun lamang mga kadaiser, at maraming maraming salamat. Ako po muli ang inyong lingkod, Erwin Regalo, palagi nagsasabi ng kasabihang, mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!